Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello world. Ayan po, welcome po ulit dito sa ating live update. Kasama niyo muli, Miss Lynn. At si Miss No. Ayan. So, ngayong araw, we have a very great news sa umagang kay ganda nga, di ba? So, ayan, meron tayong great news sa ating mga UK Diploma students. Ngayon, we will be congratulating sa mga new batch na nagtapos dito sa ating UK Diploma sa Health and Social Care and even sa Business Management at sa ibang courses natin dito sa ICSA. So, Miss No, kasi ngayong araw, naka-receive tayo ng parcel from our DHL, no, na partner. So, yan, makikita ninyo is may meron tayong mga bagong graduates naman. So, start tayo, Miss No. Sino-sino ba dito yung pwede nating, pwedeng mag-enroll sa ating UK Diploma courses? Sino-sino yung mga pwedeng mag-enroll dito sa atin, Miss No? Kahit sino. Yes. Kasi kahit elementary graduate kayo, high school level, or even high school graduate, is pwede pa rin kayong magkaroon ng diploma while working abroad. So, dito, simulan natin sa pag-congratulate sa ating mga graduates. Kasi nga, yung iba nag-hesitate pa. Kasi di pa nila sure may nag-graduate na ba dyan, may nagtrabaho na ba after that course. So, marami na. So, good news ito sa ating mga new batches ngayon na, graduates na, nag-wait na lang naka-credential. Yung iba, naka-employment na dito sa Kuwait. So, simulan natin, Miss No. So, congratulations to Miss Condensa Colano Padilla. You have been awarded for Level 3 Diploma in Business Innovation and Entrepreneurship. Ayun. Yan, congratulations to Miss Condensa. Isa siya sa mga estudyante natin for Level 3 in Business Innovation and Entrepreneurship. So, in line naman siya, which is in line of Business Management. So, yan, no. Kung makikita ninyo at the back of credential nila is meron siyang tinatawag na apostille and embassy attestation. So, itong naka-attach na ito sa diploma nila, it is proven that yung kanilang credential is legally can be recognized talaga siya sa bansa ng Kuwait kasi nga may apostille na siya and then stamp from Kuwait Embassy in London. So yan, congratulations once again to Miss Condesa. So yan, ma'am. So pwedeng-pwede niyo na siyang ma-claim yung credential dito sa ICSA Kuwait City branch. Yan. So next tayo, Miss No. Ayan, kasi mas marami-rami kasi ito, isang envelope. So let's start. Okay, so next naman. Okay. Congratulations to Ms. Almi B. Garcia. You have been awarded for Level 3 Diploma in Health and Social Care. Ayan. Congratulations to Ms. Almi. So, yan, ma'am. Pwede nyo na siyang makuha yung inyong credential. It's also, authenticated from UK. So, yan. Congratulations. So, hindi ko mabasa yung yung mga messages ninyo kasi medyo malayo-layo. Magamit po yan if ever sa Pinas from Tingkay? Tama ba? Malayo kasi, ma'am. So, yes po. Pwede nyo siyang magamit anywhere around the globe yung ating credential. Kailangan nyo lang i-authenticate yung credential ninyo. Kung gusto nyo siyang gamitin sa Pilipinas for employment, pwedeng-pwede po. May mga kababayan, may mga susante na tayo nagtrabaho sa Pilipinas using their credential dito sa UK Diploma. Kailangan nyo lang to process the authentication. So, instead of Kuwait Embassy, ang kailangan nyo lang is yung Philippine or DFA sa atin sa Pilipinas. So, ang secure nyo lang is apostille and then proceed nyo na siya to DFA sa Pilipinas para sa stamping or certification ng inyong credential. So, yun. So, next, proceed na tayo, Miss No. Pag-api siya, di ba? Yes, Miss Manuela. So, congratulations to Miss Manuela de Asuncion. You have been awarded for Level 3 Diploma in Health and Social Care. Ayan. So, congratulations once again to Miss Manuela. So, I think si Ma'am is pauwi ng Pilipinas sa ngayon. So, before ka umuwi, at least may good news, no? Dala-dala mo na yung credential mo. So, pwede mo nang maklaim as early as today yung credential mo before ng flight niyo po, Ma'am. So, yun, congratulations to Miss Manuela Asuncion for graduating as a health and social care graduate po. Ayan, congratulations. And next.
Congratulations to Ms. Marian Visaya Perez. You have been awarded for Level 4 Diploma in Health and Social Care. And congratulations also to Ms. Marian. So, later on, I'll be sending messages to our graduate students for those na hindi online sa ngayon kasi yung iba na sa trabaho. So, I'll be sending messages of congratulatory sa inyo then to inform you na yung credential ninyo po is ready to be ano claimed dito sa atin sa ICSA office. Ayan, medyo malakas ba yung boses namin or mahinay na? So, let's proceed na, Miss Noof. Next is congratulations to Miss Christina Corazon Amarcileno. You have been awarded for Level 4 Diploma in Health and Social Care. Ayan, congratulations to Miss Christina. So, see you po sa office for claiming of your credentials. Ayan. So, yung iba habang nagkakapi dyan, no, nakikinig dito sa ating congratulatory kasi kahit ako hindi pa kakapi. So, ayan. So, congratulations once again to Ma'am Christina. So, before tayo mag-proceed sa another graduates natin, so, good news sa ating mga graduates sa ICSA, we are planning to have or scheduled ng ating commencement exercise or graduation this coming October. So, yan. Good news sa ating mga kagraduate lang neto, no? They will be joining also, kung available sila, sa ating commencement exercises this coming October. So, yan. Ms. Noof, ano ba yung mga available ng level dito sa ating UK Diploma, especially sa Health and Social Care? Level 3 and Level 4 available siya. Ayan. So, itong Level 3 and available na Level 4, is available din ba siya sa face-to-face at saka sa online? Yes, available siya face-to-face and online. Ayan, wala siya talagang problema, no? Kahit sa mga kababayan natin walang day off, possible pa rin sila na maka-attend yung sa online live interactive class natin. So, ayan. Thank you po for watching sa ating mga viewers sa ngayon. And, Miss, I just say, Kuwait Panasonic Tower. Yes po, Ma'am Mayet. Pwede kang bumalik dito at bumisita. Ma'am Helen. Ayan, hindi ko mabasa, ha? So, yun. So, yan. So, available yung ating Level 3 at saka Level 4 Diploma in Health and Social Care. Both sa online at saka sa face-to-face. So, sa mga gustong mag-attend sa online kasi nga, ayaw na nilang magbiyahe papuntang school, possibly pa rin kahit nasa trabaho man yan or sa bahay, pwedeng-pwede pa rin kayong magkaroon ng diploma dito sa atin sa ICSA. So, yung mga schedules, mamaya-maya, we will going to announce yung mga schedule available. So, yan, let's proceed sa next natin ng congratulatory. Congratulations to Ms. Norma A. Alteza. You have been awarded for Level 4 Diploma in Health and Social Care. Ayan. Good. Congratulations, Ma'am Norma. Your credential is ready to be claimed dito sa ICSA. I'm not sure kung nasa Saudi ba si Ma'am Norma or sa Kuwait. So, yun. Kasi nga, yung mga estudyante natin, they are around the globe. So, hindi lang talaga sa Kuwait. So, meron tayong mga estudyante sa Middle East and meron tayong mga estudyante sa, sa Southeast Asian countries. Even sa European countries, meron din. So, let's proceed. Mr. Rajilin. Mr. Siya? Miss. Congratulations to Miss Rajilin Lirios Poncardas, you have been awarded for Level 4 Diploma in Health and Social Care. Ayan. Congratulations, Ma'am Rogeline. To, magkasama to sila ni Ma'am Rogeline at saka ni Ms. Michelle. So, ayan. Yan na yung inyong credential. Congratulations. And it is also authenticated. Yan. Meron na siyang authentication sa likod. Congratulations, Ma'am Rogeline. Congratulations to Ms. Danessa Maguantawi. You have been awarded for Level 4 Diploma in Health and Social Care. Ayan. Congratulations, Ma'am Danessa. So, we can't wait to see you sa mga graduates natin at para ng pictorial and then interview na rin sa mga graduates na to, ha? So, expect nyo na. Mayroon tayong sharing naman ng kwento natin. At least, no, to uplift naman and motivate yung mga klase natin na ngayon is ongoing sa kanilang pag-aaral. Siyempre, hindi mo maiiwasan minsan yung mga challenges financially or support, moral support. So, kailangan, magbigay rin tayo ng points. Paano ba natin itong natapos yung course natin? Ano ba yung mga suggestions? So, sa mga graduates natin, ha? So, we are, looking forward and we really appreciate kung meron kayong na-share na advices sa ating mga current students. Kung paano nyo ba
ma-manage yung mga oras nila, lalo na, di ba, work, trabaho at the same time, pag-aaral. So, yun, share nyo, paano ba natin to nakukuha yung credential natin? In spite of, ano, busy schedules, merong mga financial problem, paano nyo ba nababudget yung mga oras? Siyempre, kasi siyempre, nagpapadala pa sa Pilipinas, paano mo siya na nadidiscipline ang sarili na matapos itong course na to? So, that's why we are really proud sa mga, ano natin, sa mga estudyante natin na nakapagtapos dito sa UK Diploma while working dito sa abroad. So, ayan, may nag-aayos lang sa likod ng camera natin. So, let's proceed. Okay. Congratulations to Ms. Ana Rose Alcanzar Puntelo. You have been awarded for Level 4 Diploma in Health and Social Care. Ayan. Congratulations also to Ms. Ana Rose. Ayan, ayan. So, ito mga excited na yan sila. Since then, after na matapos nila yung mga assignments nila, they've been waiting dito sa kanilang mga credentials. Ayan. So, congratulations, Ma'am Ana Rose. Yung mga available schedules natin for UK Diploma in Health and Social Care, face-to-face, available yung face-to-face class natin, ha? So, meron tayong Friday schedule at Meron tayong Saturday schedule at Sunday schedule. Yan. Kung malapit kayo sa Kuwait City, available yung face-to-face class natin for Friday class from, meron tayong 18 months course duration. 6 months. 6 months. And months. Meron tayong 9 months. Mm-hmm. So, meron talaga pinakamaikli yung 6 months, no, lalo na sa mga, meron ng application at gusto nilang magkaroon in a short period ng kanilang diploma na magagamit for international application. Mm-hmm. So, pwedeng-pwede. So, Friday and Saturday is available natin para sa ating UK Diploma in Health and Social Care. Kung malapit naman kayo sa Mahabola, available yung ating Level 4 Sunday batches. Mm. Okay, so meron siya tayong 9 months at saka 6 months duration din sa Mahabola. So, yan. Okay. So, let's proceed, Ms. Noof. Okay. Congratulations to Ms. Michelle Arespecia. You've been awarded for Level 4 in Health and Social Care. Ayan. Magkasama yan si Ma'am Rochelle at saka si Ms. Michelle. Congratulations! So, set na kayo ng araw kung kailan kayo bibisita dito sa ICSA, ha? So, yan is authenticated yung credential ninyo. So, announcement lang, this coming Wednesday, because it is holiday, so yung office is closed. So, pwede kayong pumunta earlier than Wednesday or pwede kayong pumunta dito sa Friday para mas masaya. Marami-raming tao and audience. Okay? So, let's proceed, Miss, no? To the next one. Okay. Congratulations to Miss Marilo Santom Arena. You've been awarded for Level 4 in Health and Social Care. Ayan. Congratulations, Ma'am Marilo. So, ready na yung credential ninyo for claiming dito sa ICSA. So, we are really, looking forward sa next, journey ng ating mga students. Lalo na yung mga planning going to Canada, UK, or saan mang bansa na target nila. So, yan, we are really, grateful dito sa ICSA na you have trusted at us, no, to be part ng kanilang, partner sa kanilang success and even sa, journey nila for professional development. Men. Okay, so let's proceed po. Okay. Congratulations to Ms. Binot Kiman Manisi. You've been awarded for Level 4 in Health and Social Care. Ayan. Congratulations to Ma'am Binot. I think si Ma'am Binot is residing ngayon sa Pilipinas. So, ayan. Congratulations, Ma'am Binot. So, yan, no? So, kahit na sa Pilipinas tayo, posible pa rin na magkaroon ng diploma. So, medyo maluwanag. Ayan. So, yan yung sample ng diploma natin and authentication credentials sa record. Yan. And then, yan din. May ano na rin siya. Kuwait Embassy attestation. So, ito yung nagpapatunay na yung credential na makukuha ng ating mga graduates are authentic and legal na pwede nilang magamit anywhere na gusto nilang gamitin itong credential nila. Okay. So, yan po. Next. Okay. Congratulations to Ms. Evernice Gatawa. You've been awarded for Level 3 in Health and Social Care. Ayan. Congratulations, Ms. Evernice. So, your credential is ready to be claimed here in ICSA Kuwait City Branch. So, this, our courses, is not only offered for Filipinos, but to any nationalities. Okay, so, here, congratulations, Ms. Evernice. Congratulations to Ms. Christina M. Tan. You've been awarded for Level 4 in Health and Social Care. Ayan. Congratulations, Ma'am Christina. So, marami-rami to sila for this batch na sa
20 students graduates ngayon. So, meron pa, may mga incoming graduates this coming months na waiting na lang na kanila credential. Miss Noof, before tayo mag-proceed sa next, ano ba yung mga initial requirements ng ating mga students before they were going to enroll dito sa ating UK Diploma courses? Maliban sa picture. Yung civil ID, yung front civil and back ID, copy. Front and back. Tapos, kung sa'yo is naka-reside sa, sa Kuwait, paano naman kung naka-reside sila internationally? Any valid ID is okay. Okay, any valid ID, passport, copy can be presented kapag mag-enroll tayo dito sa UK Diploma Courses. And others requirement, kung meron kayong correction sa passport name ninyo, or kung meron kayong pangalan gusto niyo from married name, maiden name gusto niyo, kailangan kayong mag-comply din ng birth certificate or marriage certificate or even yung inyong school credentials na lalo na kung target niyo is to enroll in level 4, so high school credential or college credential is pwedeng to follow. Basta yung initial requirements natin is picture and civil ID kasi sa Kuwait tayo. Kapag outside Kuwait naman is pwedeng any valid IDs pwede natin i-present upon enrollment. Okay, so let's proceed. Okay. Congratulations to Ms. Jen Corf Dorado Zafe. You've been awarded for level 4 in health and social. Ayan na, ito yung pinakihantay niya, Mr. John Kurt. Ayan na, ito na yung credential mo. So kasi ito si Mr. John Kurt, isa rin sa mga susante natin na very talaga siya. Fortunate na isa sa mga susante natin kasi lahat naman ng susante natin ngayon is nagtatrabaho na ngayon sa iba't ibang hospitals and clinics here sa Kuwait. So ayan, rating na lang talaga siya ng credential na ngayon for his employment. So we congratulating you, Sir John Kurt. Dito na yung inyong credential na pwedeng-pwede niyo nang maklaim sa ICSA Kuwait City Branch. Ayan po. Let's proceed. I think, dalawa na lang. Sino kayong dalawang to? Ayan. Congratulations to Ms. Gio Nasil Honrado Banzon. You've been awarded for level 4 in health and social care. Okay, congratulations, Ma'am Jonasil. So, dito na po yung credential niya. I think si Ma'am Jonasil will be waiting for the next batch kasi kailangan niya pang ipa-authenticate itong kanyang credential. So, ayan po. Congratulations, Ma'am Jonasil. Okay. Last but not least, congratulations to Ms. Francisca Kamangian Osala. You've been awarded for level 3 in health and social care. Ayan. Congratulations, Ma'am Francisca. So, yan po. Ready na yung mga credential ninyo to be claimed dito sa ICSA. So, ayan na yung ating mga graduates. And we are waiting para sa mga next batches natin. So, ayan. May kamamamis, no? Medyo, hindi pa nagka-pessimist nook ngayon eh. So, ayan, congratulations sa ating mga graduates dito sa UK Diploma and courses health natin, health and social care, and business innovation, entrepreneurship. So, we're looking forward din sa mga graduates natin ng next batch sa business management and information technology. So, ayan, no? So, congratulations and we are looking forward and, good luck sa ating next new adventure sa ating career. So, meron na tayong, credential na pwede nating magamit kung saan mang bansa na gusto niyo pag-applyan. Alin-alin bang bansa itong mga pwede nilang pag-applyan, Miss Noof? Pwede sa Canada, sa Australia, UK, even dito sa Kuwait or kahit sa mga bansa sa Middle East, pwedeng-pwede niyo magamit yung inyong credential. Pero sa ngayon kasi mas malaki yung employment opportunities sa Canada and UK. Even sa New Zealand or Australia is open na ngayon for full numbers of healthcare providers natin. So, ayan. Sa mga interesado, pwedeng-pwede kayong mag-message sa ating WhatsApp numbers +965-9767-4076 o di kaya sa ating +965-993-0285. Yan. O di kaya bumisita dito sa atin sa office. Saan ba tayo located, Miss Noof? Sa Panasonic Tower 8th floor, Malia. Yun. So, open tayo everyday except Thursday from 9 o'clock until 7 p.m. So, pwedeng-pwede kayong bumisita dito and yun, punta lang kayo dito and inquire ano ba yung mga possible courses na maganda sa inyo, ano ba yung purpose kung bakit kayo mag-enroll, ano ba yung pinakailangan ninyo for international application. So, yan. So, kasama nyo muli dito sa live update natin, congratulating this new batch of our UK Diploma graduates. Kasama nyo muli, Miss Dean and Miss No na nagsasabing, ICSA, your partner in success. So, see you next time sa ating live update and new graduates ng ating mga UK Diploma courses. Hi po, bye!